Dumidiskarte na ang ilang kababayan natin sa pamimili ng mga pagkain para sa Noche Buena. Lalo pat inaasahang mas magmamahal pa ang presyo habang papalapit ang Pasko. Yan ang ulat ni Claisel Pardilla. Halos kumpleto na ang pang-Noche Buena ng pamilya ni Aling Saniga higit isang linggo bago magpasko. Ang ginagawa ko, malayo pa yung Noche Buena, pakunti-kunti nabili. Minsan kasi sa araw ng Pasko, biglang tumaas yung mga price it. Nitong Nobyembre, nagpatupad ang taas presyo ng ilang manufacturer ng Noche Buena products. Pero sabi ng grupo ng mga grocery owner, mas mamahal pang ilang produkto tulad ng hamon. Pahirapan na kasi sa pagkuha ng supply dahil sa dami ng mga corporate order na ipinangre-regalo sa kanilang mga empleyado. Some stores, maaaring makulangan ng ano, no, ng certain items, no, kasi ang household bumibili isa, dalawang piraso, pero itong mga corporate buyers, pag bumili ng hamon, you know, minsan 100 pieces, di ba? Maramihan, pakyawan. The nearer we are to Christmas Day, pahirapan na mag-replenish. Kapag nag-replenish, normally, sa mga secondary suppliers who are wholesalers and other supermarkets, no, medyo mas patas na yung kuha na itong mga huling mag-replenish na supermarkets at medyo mas patas na yung may papasa sa, ano, sa consumers. Ayon sa Department of Trade and Industry, nakatanggap din sila ng ilang reklamo na mas mahal sa price guide ang nabiling hamon, queso de bola, fruit cocktail at iba pang produkto. Katwiran anila ng ilang retailer. Kaya naman po hindi daw po sila nakakasunod sa price guide kasi naubusan na daw po ng stock yung isang retailer at bibili siya from another retailer. So, retailer to retailer na po ang bilihan, kaya medyo mataas po ang kuha at mataas daw po ang benta nila. Sa ganung case po, ma'am, kinakausap pa rin po namin yan. Nakipag-ugnayan ang DTI sa mga retailer at manufacturer para makasunod sa price guide. Tiniyak din ang ahensya na sapat ang supply ng mga pang Noche Buena. At para makamenos gastos, ayon sa ilang mamimili, kung walang ham, tuloy pa rin ang Pasko, di ba? Kaya lang, okay lang kasi may substitute naman siguro sa ham, di ba? Pwede naman akong mag-fried chicken. Magbabawas na lang sa hirap ng buhay ngayon. Spaghetti na lang, ganun na lang. Para? Makatipid. Yung presyo, importante eh. Kahit anong brand, basta magaling ka lang magluto, masarap na rin yun. Claisel Pardilla para sa bayan.